Yan ba ang naisip ni Tinay? Basketball na malambot? Tignan ko lang kung hindi mabaliw ang mga board members mamaya. Ano nang ipapresent ko? Wala na akong ipapresent mamaya. Hindi na to pwede. Pero gagawa tayo ng bago. Sige po. Bakit yan ang iniintindi ninyo? Pinutulungan lang po namin si Ma'am Tinay. Sumasagot ka pa talaga. Balik na sa trabaho! Problema sa inyo, pag hindi kayo binabantayan, kung ano nung ginagawa nyo eh. Ano nang gagawin ko, Kuya P, sir? Artie, as horny. Bola, iha. May ganyan na tayo. Hindi po. Family, soy set po iso na pwede nyo pong dalhin kahit saan. Eso po si Lolay. Si Loloy. Si Kuya Peter. Bakit ganyan, Tinay? Hindi gawa ang mga samples mo. Ah, excuse lang ho. Pasensya na ho kayo, nagkaroon ho kami ng problema sa samples ni Tinay, but i-explain naman ho niya yung idea behind it. So, let's listen. Isa po, laman po ng bola mga iso. Yung buong family po, at saka yung favorite toys nila. Tapos po, pwede po nilang hawakan yung soy. Nadidikit po. Tapos, pwede din po sila magpalis-palis po ng soy. Kasi di ba po pag family nagsishare? Pag tapos na po, pwede na pong ibalik sa loob. Tapos, pwede pong dalhin kahit saan. Tapos, pwede rin pong gawing unan. You know what? My problem with my grandkids, after they play, kung saan-saan nakakalat ang mga laruan. Mabuti pa ito, may sariling lalagyan. I guess you'll agree with me that this is ready for mass production. Good job, Tinay! That's a great idea. Congrats! Congrats, Tinay. Very good. Yay! Thank you, pa. Thank you. Congratulations. Sabi yung produce, gagawin na. Why? Yay! Congrats! Sayang nga lang, mas maganda siguro kung yung maipapakita mo kung walang nanira sa sample mo. Eh, may iba kasing tao dyan na wala nang matinong ginawa eh. Excuse me, Aling-Aling. Pinariringgan niyo ba ako? Ikaw lang ang may motibo para gawin yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa apo ko, hindi mo ako masisisi kung ikaw kaagad ang paghinalaan ko. Tama, tama na. Aling-Aling, ingat ho kayo sa mga pinagbibintang niyo. At mas lalo kang mag-ingat sa mga ginagawa mo sa apo ko. Lolay! Wag na, Lolay, please. Ibang klase rin naman, ano. Ang bilis talaga niya makuha ang lahat. Walang kahirap-hirap, nakapasok sa kumpanya. Tapos, ngayon naman, kahit sira-sira yung prototype niya, inaprubahan naman ng board. Napakaswerte nga ng bata yan eh. Isipin mo, ganun siya, pero nakuha niya tiwala ng board.
It won't stay that way, Stanley. I'll make sure na may mangyayari sa kanya. Hahanapan at hahanapan ko siya ng butas. Paano, Aber? Lagi tayo nalulusutan ng batang yan eh. Isipin mo, nung dadalawa yung pinresent, na-approve. Nung sira-sira yung pinresent, okay pa rin. Tulungan mo kasi kaya ako mag-isip, Stanley. Alam naman natin pareho na kulang-kulang yon. Magkakamali at magkakamali rin si Tinay. Pero dapat pag nangyari yon, malaman agad ng board. Para board mismo ang magdesisyon na patalsikin na siya sa kumpanya. Mo. Oy, saan siya na? Hello, pa! Medyo na-late na kami sa pag-uwi. Marami kasi kaming inaasikaso doon sa toy design ni Tinay. Good evening po. Ay, naku, okay lang ho. Kahit nga sana bukas na kayo umuwi eh. Ayos lang ho. Hello, sayo lang kami ha. Sige, sige. Ano, nagbibiro lang ho si V. Maraming salamat po. Pinayaram niyo po si Cheesy sa amin. Kamusta po yung presentation ni Tinay? Pasado ako! Approve yung soy ko. Nanay, parehas po tayo. Pasado rin din daw po ako sa reporting ko kanina, sabi ni Teacher Tony. Oo nga po, sabi po nila mabilis pong maka-adjust si Chichi. Ang mga teachers sinasabi, ang bilis mong makakop, di ba? Naman ni Chichi, manang-mana kay Tinay. Ikaw din, Tinay, ang galing mo ngayon. Dami mong na-achieve ngayong araw. Oo nga po, Nanay. Ang galing-galing niyo po. Tsaka ang saya-saya po kasi lagi na po kayo magkasama sa work niyo. Thank you, Tatay. Bakit? Bakit? Para saan? Kasi po, lagi niyo po sinasamahan si Nanay sa work niya eh. Sana po lagi pong ganito. Sana po lagi po tayo magkakasama. Tatay! Ito po yung assignment ko. Excuse me. Ito, Tatay. Ang galing! Attorney, alam naman po natin lahat yung kanina si Helgang may paka na. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya sa pagigipit sa mga apo ko. Natatakot lang kasi kami. Baka mas lalong lumala yung mga masasamang ginagawa ni Helga. Hanggang kailan ba kailangan si Tinay doon sa kumpanya? Sandali na lang ho, Mamberto, aling-aling. May mga hindi pa ho ako nakukuhang ebidensya para kay Helga at Stanley. Pero ngayon ho, kumakausap po ako ng mga empleyado na willing mag-testify laban sa kanila. Sana nga ho, hindi pa tumigil si Tinay sa kumpanyang ito. Tinay, gusto lang namin malaman kung okay ka pa ba? Masaya ka ba sa ginagawa mo sa kumpanya? Masaya po. Minsan, kapag mabais po yung mga tao sa akin. Minsan? Minsan po. Ayoko na po. Lalo po pag nagagalit si Sisa Helga. Sinisigawan niya po ako sa harap ng maraming tao. Kung ayaw mo na, magsabi ka lang. Tinay, hindi ka naman namin pipilitin sa isang bagay na ayaw mong gawin. Paano po kung umayaw po si Nanay? Paano po makakahanap ng ebidensya si Attorney? Tinay, kung sasabihin mo sa amin ngayon na gusto mo nang tumigil, kami nang bahalang kumausap kay Attorney. Hindi po. So, answerin po ako hanggas hindi pa nasasapos ni Attorney yung kailangan niyang sapusin para po kay G-Pop. Ang galing naman ni Tinay. Parang adult na mag-decide. Alam mo ba, Tinay, kung anong pinapakita mo ngayon? Yan ang tinatawag na pagiging selfless. Yung kayang-kaya mo magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Selfless? Selfless. We closed the deal with Prime Toys, and they want us to deliver 5,000 toys by the end of the month. By the end of this month? Kakayanin ba natin yun? Yes, kaya. Kailangan lang ng konting sakripisyo.
Since Monday, may mga empleyado na akong pinag-o-overtime. And I'm also thinking to have them work on weekends. Pwede rin iklian ang break time nila. That is, if it's agreeable with you. Ma'am, iniklian na po natin noon ang break time nila. Babawasan pa ulit? Portia, hindi naman ganun katagal ang kailangan para kumain. Besides, we have to look at the bigger picture. This could spell big profits for us. And I guess we all want that, right? Magdimo! 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 Ma'am Simo! Magdimo, anong nangyari? Okay lang kayo? Napaano mo kayo? Pasensya na po kasi medyo nalipasal lang siguro ako ng gutom. Hindi pa po kayo kumakain? Hapon na. Kaya nga po eh. Kasi malayo-layo po yung murang karinderya na kinakainan namin eh. Zapas, kumakain po kayo. 15 minutes lang po kasi yung binibigay na lunch break sa amin. Paglakad pa lang po namin, ubos na yung oras namin doon. Kaya kadalasan po, inihintay po namin ang oras ng uwian. Teka, hindi ba may binibigay na meal allowance si Don Miguel? Yung dati di ba may taong pumupunta dito, binibigyan kayong pagkain? Matagal na pong tinanggal ni Sir Stanley yung meal allowance po namin. Kaya para daw po makatipid, eh, doon na lang kami kumakain sa labas eh. Hala! Ibig sabihin, hindi pa kayo kumakain lahat? Lunch break muna! Kain muna tayong lahat! Masama ang nagpapalipas ng gusom! Kain muna! Lunch break! Kain muna lahat! As you can see, we are making progress. Mas marami na tayong natatapos ngayon. This way. Excuse me. Ano to? Ba't kayo nag-aalisan? Ma'am, sabi po ni Ma'am Tinay, mag-break daw po muna kami. Ano? Hindi kayo pwede mag-break. Paano natin matatapos yung target quantity kung nagsisialisan kayo at magbe-break kayo? Eh ma'am, kasi marami pa po sa amin ang hindi pa kumakain. Kaya nga tayo may lunch break, di ba? Wala akong pakialam kung may mga hindi pa nakakain sa inyo. Dapat kayo ang nag-a-adjust doon. Pumasok kayo sa loob. Pumasok kayo. Okay lang yan. Okay. Ngayon talaga sila. I'm sorry about that. Actually, this is my problem about Tinay. She makes decisions without thinking of the consequences. Paano natin matatapos ang trabaho kung pinapaalis niya ang mga tao? Mabuti pa siguro pumasok na lang ho muna kayo sa loob. Bochog. Sige po. Relax ka lang, ha? Relax. Kausapin mo na lang si Tinay mamaya. Takutin mo. Alam mo naman, nanginginig sa'yo yun, eh. Hindi lang yun ang gagawin ko, Stanley. I think this is the perfect opportunity para finally mapatalsik na natin ang pakilamero na yan. Just the other day, may sinasante akong isang empleyado na hindi na productive. Pero binalik siya ni Tinay without even consulting me. She's breaking protocols. Hindi naman tayo pwede magpa-break time ng basta-basta lang. That's why I'd like to consult with you all. I think it's better if we just keep her out of the company. Pero daddy mo ang nagbigay ng share sa kanya. Yes, that's right. Pero I'm sure hindi alam naman ni Papa na magiging ganito. I believe that we should stop giving her authority so that she can stop making wrong decisions. Ang akin lang, malaki ang pwedeng mawala sa kumpanya dahil sa mga maling desisyon ni Tinay pagdating sa mga tao. I'm sure you would all agree with me that idle time would translate to loss for the company. And with that, I would like to propose a vote on whether or not we should keep her in the company. All those in favor of removing Tinay for the good of the company, please raise your hand.
good news for you. Pwede ka na umuwi. Uwian na po! Well, actually, Tina, hindi ganun. But the board has decided that the company will be better without you. Naiintindihan mo ba yun? In short, tanggal ka sa trabaho. Tanggal na po ako. Yes, kasi pasaway ka. Binabaliktad mo mga desisyon ko. Kung akala mo na ikaw ang parating mananalo, Tinay, sa pagkakataong ito, hindi. Dahil bored na ang nagdesisyon. Tanggal ka na, kaya pwede ka nang umalis. O ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Alis na, sabi! Huwag niyo po umalisin, Tita Helga! Gusto ko lang po makatulong! Tina, hindi ka nakakatulong dahil wala ka namang alam. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Sige Tita na! Tita Helga, please! Umalis ka na! Alis na, alis na! Tita Helga! Alis na, sabi! Omega? Hindi ka na kailangan dito! Umalis ka na! Omega lang ginagawin sa kapatid ko. Ha? Pati ikaw. Ikaw din. Umalis na kayong lahat dito dahil hindi namin kailangan ng basura dito! Sandali, sandali. Hindi pwede ang ginagawa mo, Helga. Attorney, kausapin mo si Portia. Hingin mo sa kanya ang minutes of the meeting na nagsasabing ang board mismo ang nagdesisyon na tinatanggal na sa kumpanya si Tinay. Ano pang hinihintay niyo? Alis na! Alis! Ma'am Helga, kailangan pa ba kayong kaladkarin para lumabas kayo? Sige na, alis na! Ma'am Helga, ma'am Helga! Ma'am Helga! Ano ba? Enough! Papa? Miguel, si Don Miguel. Tinay is not leaving my company. G-Pop! Magaling na po kayo? Oo, Tinay. Magaling na, Lolo. Yay! G-Pop! Magaling na si G-Pop! G-Pop, sorry po sa mga pagkukulang ko po sa kumpanya. Sabi po ni Sisa Helga, hindi daw po ako nakakasulong. Stop apologizing. You're okay. In fact, you did well. Alam ko at narinig ko lahat. So you're staying. Yay! Di supay din ako. Oo, Tinay. Welcome back, Don Miguel. It is great to have you back. Magandang araw po, Don Miguel. Don Miguel, mabuti po naman, magaling na kayo. Magandang araw naman sa inyo. Helga, marami tayong pag-uusapan. Na-miss po kita, Don Migs. Buti na lang, magaling ka na. Don Migs! Oh my G! Nakakatayo na po kayo! Yayakapin mo ako pagkatapos mo akong traidorin? Dala lang naman po ako ng tukso, Don Migs eh. Sorry na po. Sorry. Sorry. Si Sir Stanley yun eh. Nakikisama lang naman ako. I was just watching. Ito ang tandaan mo po, Chok. Kapag nagpaliping ka sa pera, wala kang mararating. Pero dahil nagsisisi ka, hindi kita sisantihin. Ide-demot lang kita. Papa! Talagang magaling ka na nga. May himala. Portia, Bocho, attorney, doon muna kayo sa labas. Don Miguel, ayoko sana kayong iwan. Baka ho sumama na naman ang pakiramdam ninyo.
Papa, kung galit ka dahil pinaalis ko si Tina kanina... Hindi yun ang ikinagagalit ko, Helga. Kumusta na pag-imbestiga mo, Tony? Ito na ho, lahat ng ebidensya. As you can see, meron po tayo ditong mga questionable items sa budget. I learned from the accounting department na yung binabayaran ninyong tax, iba. Hindi pareho sa pinipirmahan ninyo. Merong nagdadagdag bawas. Also, meron ding nagbawas na mga meal allowances ng mga tao. And strangely, Don Miguel, nagre-reflect pa rin ang same price. Kinausap ko na ho ang mga tao at willing ho silang mag-testify. That is, if ever you decide to file a case. Kaso agad? Pwede rin pag-usapan lahat. Papa, I can explain everything. I don't need any of your explanation, Helga. Because I know there are a bunch of rotten lies. Ano ba nangyari sa'yo, Helga? How did you become like this? Mamaya na tayo pumunta, Tinay. Nag-uusap pa si Don Miguel at si Ma'am Helga. Okay pa! Maghihintay na lang kami. Okay na si G-Pam. Wala nang problema. Happy na? Archie, mag-open ng bagong store si Mommy at Daddy. And I want you to come with me. Saan? Sa Singapore. Basta pag nakapag-desisyon ka umalis, ihandaan mo lang si Chichi, lalo na si Tinay. Happy na! You can't blame me, Papa. I know, because I can only blame myself. Nagkamali yata ako ng pagpapalaki sa'yo, Helga. I gave you everything the best I could afford. Pero imbes na maging grateful ka, naging selfish ka. Bakit? Nakalimutan mo na ba na nagsimula tayo sa wala? I've started from scratch. Para maitayo ko ang kumpanyang ito. At kung hindi dahil sa tulong ng mga tao natin, hindi ito uunlad. Hindi sila mga alipin, Helga. Kaagapay natin sila. Papa, kung ang pinupuntong mo ay ang pagbawas ko ng meal allowance ng mga tao, ginawa ko lang yon para makatipid. Ang sabihin nyo, sarili nyo lang ang iniisip nyo. Kasi maramot kayo. Pati si Tinay, naisip bata, pinagdidiskitahan nyo. Sabihin nyo nga sa akin, ano ang gagawin nyo sa lahat ng perang nakamkam at makakangkampan nyo? Would that make you truly proud of yourselves? No, because you are eaten by greed. Could you look at yourselves in the mirror and say, I've earned my money honestly. Sinasabi mo, Helga, na may balasakit ka sa kumpanya ito. Then prove it. Earn it. Mag-umpisa ka sa baba. Pareho kayo. Paano pong ibig niyong sabihin sa baba? I'm demoting you both, kasabay ng mga tao natin. Matuto kayong mahalin sila, pati ang kumpanya. Maybe then, you learn to be humble, to be compassionate, to have a heart. Dahil sa ngayon, walang-wala kayo noon. You're asking me to be a factory worker? Yes. No way, Papa. I'd rather resign from this company. Don Miguel, alam ko, sesante na ako at wala na akong karapatan dito. Pero, sinasamahan ko lang ho si Tinay at inaalalayan ko lang ho siya. Huwag ho kayo mag-alala. Ngayon ho nakabalik na ho kayo. Ngayon nandito na ako. I want you back too, Peter. Ho? Pinapunta kita noon dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Hello po, Don Miguel? Ano po yun? Hello, Peter. Pumunta ka rito kasama ang buong pamilya mo. May mahalaga tayong pag-uusapan. Alam ko na hindi mo ako pinagnakawan. Pasensya ka na kung napagbintangan kita. I'm really, really sorry. At sana tanggapin mo ang loob
na bumalik sa kumpanyang ito. Kailangan ko ng mga taong katulad mo. Gusto na napuulis magsasrabaho si Kuya Peter? Oo, Tinay. Pumayag ka na! Please! Opo naman. Oho. Thank you, Peter. Yay! Thank you, G-Pop! And you, young man, I want to thank you too. Sa pagtulong niyo sa kanya, tinutulungan na ninyo ako. Wala ka naman po. Dr. Miguel, maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. Kuya ba yun? Okay, Kuya. Ano po yung announcement mo? Bakit may pa-suspense ka pang nalalaman? May gustong kumausap sa atin eh. G-Pop! Chichi! Hindi ko alam na magiging ganito ako kasaya na makita kayo ulit. Annie, Berto, Bruce, sorry kung napag-isipan ko kayo ng masama. Naintindihan po namin kayo, Don Miguel. V, Edgar, sana mapatawad niyo ako sa mga away-away natin noon. Sana magkaayos-ayos na tayo. Ibawon natin sa limot ang masamang nakaraan. Limutan niyo na, Kuya. Diba? Huwag ka na po malungkot. Hindi ako malungkot. Masaya ako, Chichi. Don Miguel, maugmahon po kami na marahin na kamo. Diyos mabalos. Siring man po. Maraming salamat po, Don Miguel. Edgar? Don Miguel. V? Miss Nanda. Apo. G-Pop, ngayong magaling ka na po. Oo. Oh. Pwede na po ba ako umalis ng office? Nasasakot po ako doon. Yung mga board members, ganito po. Oo. Sorry, just na lang po ulit ako. Yung mga kasrabaho ko doon, kalaro ko po. Please. Tinay, Chichi, pupunta na ako ng Singapore. Kami ni Beatrice. Archie! Tinay, Chichi. Sorry kung hindi na ako makakasunod dyan sa family day, ha? Dito na kasi ako sa airport, eh. Ngayon yung flight namin ni Beatrice.